Hi guys, this is Leigh and welcome back to my YouTube channel. Kung bago kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe and pakitik na rin ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga videos na gagawin ko tulad nito. And today, ang gagawin naman natin ay magsasagot ulit tayo ng mga questions sa, about sa UPOU. So, UPOU is the 15th. Is the fifth constituent ng UP system and kung saan ako graduate ng Bachelor of Arts in Multimedia Studies. So, marami tayong mga questions dito, but before we start, disclaimer lang po, unang-una hindi po ako binabayaran ng UPOU para i-promote ang UPOU. I'm just here to help those who wanted na makatapos din ng pag-aaral katulad ko and yung mga nag-iisip kung paano ba sila or kung ano bang school ang pipiliin nila. So, second, hindi po ako expert sa, pagdating sa mga questions about sa UPOU. So, ang answer ko lang po ay based sa mga na-experience ko while nasa UPOU ako. So, kung meron po kayong further question, I would suggest na mag-email kayo sa UPOU or pwede po kayong pumunta directly sa UPOU. So, located po siya sa Los Baños. Yan po. And pwede rin kayong pumunta sa mga learning centers. So, marami pong learning centers. Meron sa Quezon City, sa UP Diliman, meron sa UP Manila, and yun lang po yung alam ko na ano eh, na mga learning centers. Meron din sa Baguio, meron ding learning centers doon, but hindi ko po kabisado yung mga learning centers. Some other or sa ibang video, tatry kong hanapin yung mga learning center, list of learning centers kung saan pwede rin kayong pumunta to ask questions or any other query. So, ang masasagot ko lang po dito is based sa mga experiences ko nung nag-aaral pa ako sa UPOU and dun sa current na alam ko. So, this might not be updated. So, I would suggest na pumunta po kayo sa UPOU. So, this is just a guide. And I hope na may mapulot kayo sa pagsagot ko ng mga questions. And ano pa bang pwede kong gawing disclaimer? Alang ha? Yun. Yun lang. Lang yung mga ano pa disclaimer ko. Tapos isa pang tanong niya related to sa BAMSA, sabi niya 8 years po yung course, di ba? Yung BAMS kasi ang ano niya talaga is 5 years. So yun yung nakalagay dun sa ano ng UPOU. So 5 years siya. Yun. So yung 8 years yun yung maximum residency. Kasi sa UP, meron siyang ano, mga kung gano'ng katagal yung residency mo doon. So, yung stay, length of stay mo sa loob ng UP. Kasi, ano siya, by slot. So, once na ano mo na yung ano, yung stay mo sa UP. So, meron ng process na kailangan gawin. So, kasi nga, kung tapos ka na, sa iba naman ibibigay yung slot para makapag-aral din sila sa UP. So, ganun yung process nun. Ito pa sa question niya. Pwede po ako sumali sa mga orgs. Ito, sa UPOU kasi, isa lang yung org. Merong talagang ano, sariling org siya. So, automatic, pag nasa UPOU na kayo,
automatic na member na kayo nung org. Kung gusto niyo sumali sa ibang org, so sa loob nila sa UP Diliman, sa UP Los Baños. So you can inquire na lang po sa loob yung mga org doon. Kasi hindi ako wala pa akong balita ng mga classmate ko na nag-join sila ng ibang org sa loob ng ibang UP campus. So I would suggest na kung meron kayong kakilala na mga org member, I think pwede naman. So you can ask them. Ito. Sunod niyang question, may social interactions pa rin po ba sa UPOU? So ito sa social interactions, oo, meron 'yon. Hindi nga lang siya face to face. Kasi mostly nga 'yon, meron kayong online classroom. So sa kayo nagcha-chat ganun. Pero depende naman sa inyo, kung may mga naging ka-close ka, pwede naman kayong mag-group study. So mamimit mo sila personally. And meron din kasing halimbawa group report, magre-report kayo sa professor. So mag-aano kayo, depende kung saang platform. So halimbawa mag YouTube live kayo. So yun, mamimit mo sila doon kasi may video yun talaga. Mamimit mo yung professor and yung mga classmate mo. Ganun siya. And kung other interactions, ang hilig nila kasi din sa loob na group project. So yun, doon yung magagamit yung mga So pakikipag-interact nyo sa mga classmate nyo and sa mga groupmates nyo. So yun, doon yung siya doon kayo makakapag-interact sa kanila. Yun, sa loob ng years na pag-aaral ko doon, napakadalas na nakikipag-usap ako sa mga classmates ko. Kasi yun din, kailangan mo din sila, if halimbawa meron kang hindi naiintindihan, yun, sila yung matatanungan mo kung wala pa yung prof. Kasi mas mabilis silang sumagot dahil mas madalas sila na naka-online. And yun nga, yung sa mga groups, kasi sila rin yung tutulong sa'yo para to remind you kung meron kayong pending na projects, pending na kailangan sagutan. So pati yung mga nila, strategy nila kung paano sila nag-aaral ng sumasagot. Isa pang tanong, pwede ba lumipat ng ibang UP campus? Ito, meron ding isa pang nagtanong sa akin ito . Pwede kang lumipat sa ibang UP campus, pero by approval pa rin. And kailangan may specific grade na kailangan yung na i-maintain para mas high yung chance na ma-approve kayo. Kasi mahirap talaga kahit nasa kahit pa halimbawa nasa Diliman ka, kung lilipat ka sa ibang UP campus. So mas pa rin yung approval. Meron pa ring approval 'yon. Doon sa So pagdating doon, I would suggest na pumunta kayo sa registrar nung department na gusto niyong lipatan. And ang alam ko, kailangan 'yun may number of units na required para makalipat kayo. So you can check na lang, hindi ko masyadong kabisado kung ilan yung number of units na required. Pero ang total nun is 2 years. So, kailangan makatapos kayo ng 2 years. And sa sa pagkikredit, so depende pa rin yun talaga sa course description. So, sa description ng subject. So, hindi po lahat ng subject na kinuha nyo sa UPOU or subject na kinuha nyo from other UP campus, kung papasok naman kayo ng UPOU, hindi lahat na kekredit. Pero pagka sa other university, kailangan yung mag-take ng exam para makredit siya. May exam na makikredit. So based on my experience, sobrang baba ng chance. Pagka other school ka nang galing,
kung ipapakredit yung ano mo, yung subject mo sa UP OU, sobrang baba ng chance na may pumasa doon sa exam na yun para makapagpakredit. Ito, galing tong from Mike Chu IM. So, nag-12 units ka talaga per sem. Kahit po working ka, bala ko sana mag-take ng BAMS next year. So, Maika, I hope na maano mo na agad, makapag-decide ka na agad na mag-take ng BAMS. Kasi medyo matagal din siya. Kaya, yun. And, sa question mo na kung nag-12 units talaga ako per sem, nung nag-AA ako, required ako, kahit ayoko na mag-12 units, required ako na mag-12 units kada sem. Kasi, meron akong scholarship noon. And hindi ako pwedeng mas mababa pa sa 12 units. Merong instance noon na hindi 12 units yung kinukuha ko. Lalo na kapag ka yung graduating ka na. So, kung halos lahat ng mga subject na kuha mo na, so hindi ka talaga makakapag 12 units. Nung nag-bumps naman ako, since gusto ko na magkaroon ng Latin honor, so talagang hindi ako bumababa ng 12 units. But then, since nga una kong kinuha yung AA, so una kong nakuha yung mga minor subjects, nakakabawas siya doon sa mga number of units na kinukuha ko kada sem. So parang lagi ako lang na nakakapag 9 units. So, and kasi may mga subject na hindi mo siya pwedeng kuhanin ng sabay. So, hindi siya talaga feasible na mag-12 units kapag ka ganun. And meron mga subject din na may prerequisite. So, hindi ka papayagan din na kuhanin yun. So, pag ganung instance, wala ka namang magagawa and wala din silang magagawa para kaya ka underload. So, exemption yun pagka ganun. So, kung may gusto, pag gusto, kung gusto mong meron kang Latin honor, so, kailangan mo talagang full load ka every semester. So, yun yung ano yun. Eto, isa pang question from Aria. Eto, ano to? Yun, gusto niya pa, papasok pa lang siya. Sabi niya dito, magpapasa sana siya ng second trimester na lang. Kaso daw, hindi daw in-offer. So, hindi bukas ang BAMS ng second trimester and third trimester. So, iniisip niya na mag-AA na lang muna siya. Tapos, sunod na year, mag-shift na siya ng BAMS. So, ang payo ko sa kanya nun, mag-AA na lang muna siya. Kasi sayang yung dalawang sem na hindi siya kukuha ng kahit ano, ng mga minor subject. And since automatic naman yun na makakredit, so kailangan niya lang i-check yung course description or ano, yung mga courses na kailangan niya na requirement, na required sa BAMS para sure na hindi masasayang yung mga subject na kukuhanin niya. And yung sabi niya sa akin, kung pwede daw ba siyang lumipat ng agad-agad na sunod na sem. So, yun, hindi ko masyadong kabisado kung pwede yun agad, nalilipat ka agad-agad yung after ng isang sem. So, I would suggest na mag-inquire siya sa UPOU talaga. Kasi, hindi ko naman pwede sagutin yun na, oo, pwede kang lumipat. Well, in fact, kailangan ng, ano yun, ng approval. So, hindi ko siya sure. Pero kasi maganda rin naman yung, ano eh, yung kukuhanin mo yung AA. So, magkakaroon ka rin naman ng certificate doon. Parang ano yun eh, 2-year course. And then, ladderized yung BAMS. So, ganun siya. Ayun, eto na. Tapos na pala tayo sa mga, question and answer natin. And,
Kung meron pa kayong mga questions na gustong itanong sa akin about sa BAMS, so just comment it down below and I'll be glad to answer it for you. And hindi po ako magsasawang sagutin yun. Sasagutin ko po yun sa abot ng mga kaya ko. And magre-research po ako para sa inyo. Para lang masagot ko yung mga tanong nyo. And thank you so much po sa lahat ng mga nagtatanong. Sobrang natutuwa po ako. And meron pang iba na chinachat talaga ako kapag kayo mag-e-exam na sila. Nakakatuwa po. And naano ko din pala na yung about sa pagtitake ng ugat. Every semester pala, nag-offer sila ng pagtitake ng ugat. So, if na-miss nyo po ng first trimester, pwede kayong sa second trimester mag-take ng exam or sa third trimester. So, sa semesters nga pala ng UPOU, ang first trimester ay basta yung mga kalimutan ko na from May to July, August to December or November, and then January hanggang March yata or April. So parang ganun yung ano niya. So i-research ko din po, and then next na video natin i-ano ko sa inyo ulit. So i-take note ko yon, and I promise na sa sunod na video natin is i-share ko naman sa inyo yon. So ayan guys, ini-invite ko rin kayo kung gusto niyo i-check yung mga social media accounts ko. You can check it there. So ipo-post ko po yung mga social media accounts ko. I'm inviting you na i-check niyo rin yung mga other social media accounts ko. And kung nagustuhan niyo tong videos na to, please subscribe na rin, like and comment, and paki-share niyo rin tong video na to. Malay niyo makatulong din dun sa mga ibang kakilala niyo na gusto ring makapasok sa UPOU and sa UP. Yun. Kasi ano lang naman din, halos magkakapareho lang naman din yung kada UP campuses. Halos pareho lang ng process. May mga slight differences lang talaga. So, ayun. Thank you so much for watching. And I hope meron kayong nakuha sa akin na maganda ngayong gabi na to. And please subscribe to my YouTube channel. And pakitik nyo na rin yung notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga videos na gagawin ko katulad nito. Again, thank you so much for watching. Have a good night. Bye!